Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel. Ngayon, gagawa tayo ng isa na namang masarap na tinapay. Ito ay ang ube cheese bread. So, dati po gumagawa ako ng cheese bread. Ngayon, nilagyan ko siya ng twist. Nilagyan natin ng flavor at saka nilagyan na rin natin ng filling na cheese. So, tara, mag-uumpisa na tayo. Para sa ingredients, pakicheck na lang nasa screen. Kumuha lang ako ng 1 tablespoon na sugar at nilagay ko sa aking warm milk. Then, imimix ko lang siya hanggang sa ma-dissolve siya. Then, ilagay natin yung ating yeast. Instant yeast po yung ginamit ko. Pwede rin po kayong gumamit ng active dry yeast. Then, imimix ko lang siya. Then, isa-set aside ko siya ng mga 4 to 5 minutes. Dito sa aking bowl, naglagay na ako ng all-purpose flour, 3 cups. Then, next natin ilalagay yung ating sugar, yung ating salt, yung ating bread improver. Yung bread improver po guys, optional lang po ito, pwede po kahit wala. Then, imimix ko lang siya hanggang sa mag-combine lahat ng ating dry. Then ngayon, naglagay lang ako ng well sa gitna para ilagay natin yung ating wet ingredients. Ilalagay na natin yung ating 1 large egg. Then sunod natin ilalagay yung ating warm milk at saka yung ating yeast mixture. Sunod naman natin ilagay yung ating ube flavor. Yung McCormick po yung gamit ko guys. Pwede po kayong gumamit kahit anong brand. 2 tablespoon po yung nilagay ko. Pwede po kayo mag-add kung gusto nyo mas maube yung flavor ng inyong tinapay. Pero sa recipe na ito, pwede na po yung 2 tablespoon lang po. Ngayon, imimix ko lang siya hanggang sa mag-form na siya ng dough. Then, bago nat nilagay yung ating butter. Ngayon, ilalagay na natin yung ating butter. Yung butter po guys, kailangan po soften po siya para mabilis po siyang humalo sa ating dough. Hindi po pwede yung matigas dito. Dapat po room temperature siya. Then, imimix natin siya ulit hanggang sa humalo yung butter sa ating dough bago natin siya inid or bago natin siyang imasa. Ayan, humalo na yung ating butter dito sa ating dough. Ngayon, mamasahin naman natin siya. Ililipat natin siya dito sa ating board. Nagdust lang ako ng flour para hindi po dumikit yung ating dough sa ating kamay. Then, mamasahin natin siya hanggang sa magiging smooth na siya at magiging elastic. Dito po, hindi na po gumamit ng stand mixer or hand mixer. Minasa ko lang siya gamit ng aking mga kamay. Para sa ating mga mamis dyan na kahit walang mixer po, pwede po kayong gumawa ng tinapay gamit ang manual procedure po. Then after 10 minutes, ito na yung ating dough. Elastic na siya at saka smooth na rin siya. Ngayon, gagawin natin yung window pane test. Para malaman natin kung ready na yung ating dough, ipapakita ko sa inyo. So, ito na po. Dapat pag in-stretch nyo siya, hindi siya napupunit. Dapat ganyan. So, ibig sabihin po, pwede na i-rest yung ating dough. Paalsahin natin siya ng 1 to 2 hours hanggang sa magdoble yung size niya. Naglagay lang ako dito ng oil sa ating bowl para hindi dumikit yung ating dough.
para naman sa ating toppings or dun sa ating coating. Pagsamasamahin lang natin lahat ng ating ingredients hanggang sa magiging crumbs na siya. Then isi-set aside lang muna natin siya. So yung list po nasa screen po, pakicheck na lang po. After 2 hours, ayan na po yung ating dough. Nag-doble na siya ng size. Ngayon, i-divide ko lang siya. Nasa inyo po kung anong gusto nyo pong laki ng inyong tinapay. Depende po sa inyo. Ayan. I-cut ko lang siya. Then, i-divide ko na siya ng gusto kong size. Pwede rin po kayong gumamit dito ng weighing scale para kung gusto nyo po pare-pareho yung laki ng inyong tinapay. May sumobrang maliit kaya hinati-hati ko na lang, dinagdag ko yun dun sa ating dun na cut na. Para sa ating filling, kailangan natin ng cheese. Kinat ko lang siya into cubes. Then ito na yung ating crumbs na ginawa kanina, yung ating streusel. Ngayon, ipa-flatten lang natin yung ating nakat na dough. Then ilagay na natin yung ating cheese. Pwede rin po kayong gumamit ng rolling pin dito para i-flatten yung inyong dough. Nag-melt lang ako ng 2 tablespoon na butter para i-brush natin dito sa ating dough para dumikit po yung ating toppings. Pwede rin po kayong gumamit ng tubig. I-brush niya siya ng tubig or i-spray niya siya ng tubig. Kailangan po kasi dumikit yung ating streusel para masarap po yung ating tinapay. Then ilalagay na natin siya dito sa ating baking sheet na may wax paper. Then ulit-ulitin na natin itong proseso na to hanggang sa matapos natin lagyan yung ating tinapay ng cheese at malagyan natin ng toppings. Ngayon, tatakpan lang natin siya ng towel or cling wrap. Then, ipapalsahin na natin siya ng 1 hour bago natin i-bake. Or hanggang sa magdoble lang yung size niya. Then, ngayon, i-bake na natin siya sa ating nakapreheat na oven for 18 to 20 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung ating streusel. Ayan na yung ating ube cheese bread. Ayan, sobrang sarap nito guys. At ang lambot niya, pwedeng-pwede itong pang negosyo nyo at pwedeng-pwedeng pang merienda, pang baon sa opisina, sa school. Sana magustuhan nyo itong recipe na to at susubukan nyo itong gawin sa inyong bahay. Huwag nyo na rin kalimutan na i-share. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do like, share, and subscribe para ma-notify po kayo sa tuwing may upload po ako. Salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa aking next video.